Hi guys, ganito ba kauling yung kawali nyo? Ganito ba kaitim? Ito ang nangyayari to kapag ang kala natin hindi maganda ang liat. Ganyan kadilaw ang liab ng kala natin, magkukusya ng uling. So kailangan linisin natin yung pinakang barnier. Okay, let's go. So bago natin ito tanggalin guys, sara muna natin yung tanki. Sara natin maigi para safe natin matanggal itong barnier. Gumamit tayo ng basahan kasi mainit. So, ito na siya. Mainit-init pa. So, kailangan natin ito linisin. Kailangan lang natin ng panundot na matigas sa bagay. Sa stick. Para maalis natin yung mga bara-bara nito. So, marami butas ito na may mga bara sigurado. Kaya kailangan natin ito linisin. Hindi natin na maigi ng steel brass na natin ibabaw sa ilalim para maalis yung mga nagbubuo na kalawag. Siguro katagalan na rin ito kaya magbara. Ito yung loob niya, gilid. Kaskasin natin. Ngayon, tingnan natin ito ng dumi. Ayan. Ay, naglalaglagan. Marami talaga ito. Kailangan natin sundutin. Sundutin natin isa-isa. Ayan, nakikita nyo, may mga itim-itim. Lalo sa loob. Dandaan lang natin na pagsundot kasi baka mainan yung lulong stick. Kaya yung magbara. So, dito naman natin sundutin sa ano. Ito sa ito. Ito. Paikutin natin yung stick. Pagkasundot natin, paikutin. Tapos kunin ko pa 'yung dalawang. Ayun, ikabit na natin ito, guys. Para masubukan na natin ito. Talagang hindi na maninlaw ang liab nito. Okay. So, ilagay natin 'yung patungo ng barnier. Ayan. Buksan natin yung kalan. Yung gas. So. So, done. Maganda na yung ano niya. Daloy ng apoy. So, lagay natin si kawali. Ayan. Very fine na yung pagkablo ng apoy niya.
malaki na to. Itong isang kawali na to, hindi na masyadong uulingin to. Hindi kagaya ng isa kanina. Parang galing sa ulingan. Ayan guys, observahan natin kung talagang hindi na masyadong mag-uuling to. Hindi naman na madilaw yung ano niya, apoy. So, very good na to. Kawali na sinarang natin dito, medyo maluman to, kaya talagang uli kalawag niya. So, maya-maya lang, kasalangan uli natin ng saging ito para malaman natin kung talagang okay na. Talagang hindi mag-uuling. Hindi mangingitim kung kawali. So guys, very good yung gawa natin ngayon. Consistent na yung pagka-blue ng apoy. So, very good talaga yung gawa natin. Bali, napaglutuan na tayo ngayon ng turon. Ayan. Kailangan na turon kung talagang malalaman natin kung hindi na magiging ulingin yung kawali. So, very good, diba? Hindi kagaya itong isang to. So, itong isang kawali ko. So, iulingin siya. Very ulingin. So, very good yung gawa natin ngayon na paglilinis ng garner ng kalan na ikasun. So, good luck sa lahat. So, sana kung natakam ko kayo dito sa toro na siya. Good luck sa lahat. Dahil very good yung gawa natin ngayon, nagluto na rin tayo ng pancake. Ayan. Marami tayo ng pan na ano, less oil. So, mahina lang ang apoy nito. Para swabe yung pagkaluto niya. Actually, marami na tayong naluto dito. Ayan. Ang merienda ng mga bata. So, shout out sa lahat ng may ganitong problema. Si kawali na maitim. Minsan maitim na maitim. Pagka nakita nyong naninilaw na yung apoy nyo sa kalan, kailangan talaga linisin yung barnier. Yan, ito na yung ating hot cake na niluto. Napakababilis magluto. Bilis maluto. So, yun lang. Kaunting tips lang para sa lahat. Lalo na sa mga nanay, tatay na mahilig magluto.